Hi, I'm Jmix. It's been a while since I last talked in a video, and I wanted to say that I'm actually more comfortable talking in Filipino than in English. So if you want to keep watching, please turn on the English subtitles. Salamat! Sa bawat taon, bawat buwan, bawat araw, at sa bawat pagkakataon na mag-isa lang ako, ay kinakausap ko ang sarili ko. Siyempre kasi gusto kong palaging kausap ang taong pinaka nakakakilala sa akin. At sa tuwing nag-uusap kami, ay nagbabatuhan kami ng mga tanong. Kumusta ka na? Okay ka lang ba? Tama ba yung ginawa ko? Pero sa lahat ng tanong na tinanong ko sa sarili ko, may isang tanong na palagi kong natatanong. Nagawa ko nga ba ang best ko? Hindi naman natin sasagutin yung tanong na yan ngayon. Kundi ang gagawin natin ngayon, ay sisiya sa atin ang aking kaisipan upang mabigyan linaw ang aking pananaw. OMG, sana mag-translate yun ang maayos sa English. Feeling ko sobrang witty ko rin. Anyway, for now, gusto ko lang naman ma-share yung opinions and beliefs ko. Isa itong topic na palagi kong naiisip at napapag-usapan kasama ang sarili ko. Kung nagawa ko nga ba talaga ang best ko para sa sarili ko, para sa trabaho ko, at para sa mga hobbies ko. Tuwing may ginagawa ko isang bagay, paminsan-minsan may nagsasabi sa akin ng wow, or congrats, or galing mo naman. Tapos yung natural na response ko ay thank you. Pero sa totoo lang, deep inside, nasa isip ko ay, huh? What? Amazing ba yun? Palaging meron doubt sa isip ko kung ganun ba talaga dapat ang inisip ng mga tao tungkol sa akin. Like, deserve ko ba talaga yung praise nila or niloloko ko lang sila? Tuwing sinasabi ko sa mga tao na ginawa ko na ang best ko ay deep down may narinig ako na nagsasabi sa akin na di naman yun yung best mo eh. Wala pang 50% mo yan. You could have done better. Niloloko ko lang ba sila tuwing sinasabi ko na yun na yung best ko? Or niloloko ko lang ba ang sarili ko? Hindi ako sure. I mean, really, what more could I have done? One second, alam kong ginawa ko na lahat na makakaya ko. Pero the next second, parang hindi naman pala yun ang best ko. Para bang hindi ako satisfied sa gawa ko at mas lalong hindi ako satisfied sa sarili ko. Sinuwerte ako sa work ko at mababait sa supportive yung mga nakatim ko. Now, alam ko yung worth ko and nag-exert ako ng effort according sa compensation sa akin. But appreciation goes a long way. And feel ko talaga na na-appreciate ng teammates ko yung effort ko. So much so na namomotivate ako ibigay yung best ko para sa work. Tsaka, well-supported din naman ako ng team para ma-enable yung best ko. Kaya feel ko, dapat nagagawa ko nga yung best ko. However, may mga times talaga na hindi ako satisfied sa work ko. Yun ba talaga yung best ko? At I know I could have done better. Yung mga naisip ko minsan. May pagka fast-paced environment kasi yung work namin and kailangan flexible ka. Kailangan agile ka. Once makapag-release ka ng product ay yun na yun. Most likely, iba na yung wo-workan mo sa next production cycle. Paminsan-minsan nang hihinayang ako kasi may mga product talaga na I know I should have done better. Like, hindi ito yung gusto kong kalabasan at alam kong hindi ito yung best version na mapaproduce ko. And yung reason kung bakit yun yung naisip ko, ay dahil alam kong malaki yung possibility na in the future, may matatanggap kaming negative report about dun sa ginawa ko. Hindi naman siya nakaka-affect sa employment status ko, pero alam ko na kung ginawa ko lang sana yung best ko to the limit of my skills and abilities, ay hindi ko nakakailangan pang gumawa ng revisions in the future. And really, honestly, I think I should have done my best. I think yung last field na dadaanan natin ngayon ay yung kung ginagawa ko ba talaga yung best ko para sa sarili ko. Marami akong hobbies kasi marami akong gustong gawin. Manood ng anime, maglaro ng video games, matuto ng random na bagay, at gumawa ng YouTube videos, among others. Obviously, hindi ko naman nagagawa lahat palagi. Pero kapag may time ako para mag-indulge sa isang hobby, ay makakasiguro ka na ipibigay ko ang lahat. Time, effort, focus, kahit yung kaluluwa ko.
Kaso yun nga lang, minsan pakiramdam ko may kulang. Like, kaya ko pang manood na isang episode? Isang mission pa? Kaya ko pang paastigin yung edit na to? Kaso minsan, hindi ko na sila nagagawa. Nagbago na ang panahon. Kung ano yung kaya kong gawin nung mas bata pa ako, baka hindi ko na sila kayang gawin ngayon. For some reason, since mas matanda na ako ngayon, I feeling ko dapat mas nagagawa ko na ng maayos ang mga gusto kong gawin noon pa lang. Para bang nakadevelop ako ng perfectionist mindset? Hindi perfectionist na dapat perfect yung gawa ko, but rather perfectionist na dapat perfect yung state ko. Like, dito lang ako sa gusto ko. Focus. Walang ibang distractions. Walang ibang gagawin. Ganun. But reality is often different from what you wanted. And suddenly, kahit nagagawa ko na yung mga bagay na matagal ko nang gustong gawin, ay hindi naman ako satisfied sa dulo. Para bang I can do more because I know I can be better. Honestly, imbis na mag-enjoy, ay parang nadadown ko pa yung sarili ko dahil dun. Kaya minsan parang hindi ko tuloy na-enjoy yung mga bagay na dapat ma-enjoy ko. Now, what can I do? Honestly, it's hard dealing with this. Kung ibang tao ay nagka-question kung ginagawa ko ba talaga yung best ko, kaya ko pang sagutin yun. Pero kung ako mismo yung nagka-question sa sarili ko kung nagagawa ko ba talaga yung best ko, iba na yun. Pero sa totoo lang, I feel swerte pa ako kahit papaano. Para sa akin kasi ay ang isa sa mga strengths ko ay kaya kong matuto mula sa ibang tao. Pwedeng mula sa mga kwento nila o pwede rin sa mga nakikita kong napagdaanan nila. Tsaka, alam ko naman may mga taong pwede akong hingan ng tulong kung kinakailangan. I feel very lucky talaga to have them around me. Yung sa imposter syndrome ko, well, kung may tiwala sa akin at sa mga kakayahan ko, yung mga taong malalapit sa akin, eh dapat lang pagkatiwalaan ko rin sila. Kung sa tingin nila na maayos yung gawa ko, eh baka nga maayos talaga yung gawa ko. Kung sa tingin nila, sobrang galing ko sa isang bagay, ay baka nga magaling talaga ako dun. Sa tingin ko, yung goal dito ay hindi pataasin yung ego ko, kundi para maalala ko na dapat pagkatiwalaan ko rin yung mga taong may tiwala sa akin, na totoo yung sinasabi nila at yun talaga yung pinaniniwalaan nila. Kung ang sabi nila ay may maganda akong nagawa, ay may maganda nga akong nagawa at nakakatulong pa ako sa iba. Yun ang importante. Yung sa trabaho ko naman ay may mga pagkakataon talaga kahit na-meet ko naman yung expectations ng teammates ko, hindi ko naman na-meet yung expectations ko sa sarili ko at sa mga gawa ko. Pero hindi ibig sabihin nun ay ako na dapat yung mag-ayos ng lahat. Kailangan kong tandaan na parte ako ng isang team. At ang isang team ay nagtutulungan. Ganyan ang culture namin. Tulad ng pagtulong ko sa teammates ko, ay pwede rin ako magpatulong sa kanila. Magtiwala ako sa kanila. Ang kailangan ko lang gawin ay communicate na maayos yung mga nasa isip ko, mga concerns and expectations ko, at alam kong makakasiguro ako na maganda yung kalalabasan ng mga output namin. Hindi ito praise or bootlicking ah. Yun lang talaga yung tingin ko since may tiwala ako sa kanila. Kung katrabaho kita at pinapanood mo ito, kalimutan mo ito. Hindi kita kilala, hindi mo ako kilala. Hindi tayo magkatrabaho. Wala kang narinig mula sa akin, okay? And lastly, sa hobbies ko, sa tingin ko talaga hindi bagay para sa akin ang pagiging perfectionist. Hindi ako perfect na tao and marami akong nagagawang pagkakamali araw-araw. Pero despite that, ginagawa ko pa rin naman yung best ko, lalo na para sa mga bagay na gusto ko. Yun nga lang, siguro ay minsan kailangan kong ipaalala sa sarili ko na yung best ko o yung best na isang tao, in general, ay pwedeng paiba-iba araw-araw, depende sa maraming bagay. Pwedeng yung best ko ngayon ay mas mababa at di katulad ng best ko kahapon, tapos pwede rin naman yung best ko bukas ay mas magaling pa kaysa sa best ko ngayon. Hindi ko yan agad-agad na malalaman. I guess, masyado lang akong impatient kasi gusto ko andyan na agad yung results. Let's go! Things take time. Kahit yung mga bagay na in-enjoy ko. Hindi ko naman napapanood yung last scene ng isang anime sa first episode pa lang. Hindi ko naman makikita yung ending ng isang video game sa tutorial pa lang. Hindi naman ako magiging magaling sa isang bagay na kakasimula ko pa lang pag-aralan. I should probably just take my time.
Hanggat buhay pa ako ay makakahanap ako ng oras para sa mga bagay na gusto ko. Ayoko manghinayang pero ayoko rin magmadali agad na pagdating sa dulo ay mapapatanong ako sa sarili ko kung tama nga ba yung nagawa ko. Kung nagawa ko nga ba yung best ko. I think yung main takeout dito ay hindi naman ako naghahanap ng solution. But rather, ang hanap ko ay isang bagong mindset. Mindset na kung saan mas ma-enjoy ko ang buhay ko at magiging mas masaya at accepting ako sa sarili ko. Mga flaws and everything. At mula ngayon, yan ang gagawin ko. This is not a solution, it's a step. A step towards the right direction. Thank you for watching. Wait, sabi ko ba takeout, hindi takeaway? Gutom na yata ako. Bye tayo. Bye!